Welcome again friends sa ating Ken Ken DIY channel. Ngayon, ang ating gagawin dito ay magpapalit tayo ng ating black score wire sa ating Lotus MIG inverter. Ito yung ating luma na Lotus black score wire. Ang sukat nito is 0.8 mm. Ngayon, ang ipapalit natin dito sa kanya ay another brand. Ito yung in-order natin online, ArcSmith. Ganun din ang kanyang sukat, 0.8 mm. Una nating gagawin ay ito, luwagan natin ang adjuster no ng ating wire feeder. Tanggalin natin tong luma na flux core wire natin. Lutos yan, ipapalit natin ito. So, ito ngayon ang bago nating flux core wire, ArcSmith. 0.8 mm. Ganon din ang kanyang sukat sa dati, no? Ng ating Lotus. So, tingnan natin kung maganda din ang kapit nito kaysa original na Lotus. Mas mura ang ArcSmith na in-order natin online. Worth mga mahigit 300 lang. 388. Samantala, ang original Lotus na MIG wire ay ano siya, umaabot siya ng mahigit 500. So ito na ngayon, binabaklas natin ang lumang MIG wire ng ating Lotus sa MIG inverter. Doon, hindi na to siya na kumapos na siya at hindi na siya pwedeng mapalabas natin. Ngayon ang gagawin natin, ipapalit natin ang ating panibagong MIG wire. So, ito lang ang proseso natin, no? Naka-tape pa yan yung dulo ng ating MIG wire. Huwag muna nating tanggalin para hindi siya matanggal sa kanyang sa pinaglalagyan nito para hindi ito matanggal. Okay, so ito, higpitan natin. Ibalik natin yung kinalas natin, no? Na alak ng ating MIG wire. Yan, ito lang yung gagawin natin. Iikot natin pabalik. Next, of course, tanggalin natin yung tape. Ayan, ito yung isa sa mga ginagawa natin para hindi magiging bali-baligtad yung ating wire. Pag inuna natin tinanggal tong tape, maglulusin na yung wire. So medyo mahirap na siya, no? I-roll pabalik. So ito yung inuna natin. Kinabit bago tanggalin yung tape. Ngayon, ito na siya. Yan, putulin muna natin itong nasa dulo para madali nating mapasok sa wire feeder ng ating MIG inverter. Okay, isentro lang natin. Ayan, hanggang makalipat siya, no? Sa kulay asol. Yan, ipasok natin yan. Kailangan ma-sentro natin, mapasok natin para mapalabas natin ang ating MIG wire pag pinindot natin mamaya ang ating handle or MIG gun. Medyo madulas siya, pero i-sentro lang natin, no? Na makapasok. Ayan, napasok na natin. Right? Ayan. So, ngayon, napasok na natin yan. Ayan, maaari na natin ibalik, no? Ang kanyang lock. Ayan. At higpitan natin. Huwag lang masyadong mahigpit, no? Ayan. Higpitan na natin ang katamtaman. All right, so yan. Matapos nating mahigpitan, ito na ngayon ang ating MIG gun. Yan. Right, i-on natin, no? Ang ating inverter, ang ating Lotus MIG inverter welding machine. Tsaka i-press natin ang ating MIG gun. Yan, umiikot na ang ating flux core wire
papasok sa ating wire feeder. Ito yung wire feeder natin. Yan, iikot yan. So, hanggang makalabas sa ating contact tip. Ito yung nozzle natin, na sa loob ng ating nozzle, mayroon tayong contact tip. So, hintayin lang natin, no, na lumabas ito. Ayan, so ito na ngayon ang ating black score wire, nakalabas na siya sa ating nozzle. So, again friends, ito lang ang paraan kung paano natin palitan ang ating inverter MIG welding ng kanyang black score wire. So, hanggang sa susunod, thank you for watching. Don't forget to subscribe.